Magandang gabi mga kalibre. Sa gabing ito, mayroon naman akong ipapakita sa inyo. Magre-repair naman tayong mga board. May pinadala ditong board sa atin eh, mga tropa natin. Isishare ko sa inyo kung anong mga problema nito at ituturo ko sa inyo kung ano yung pinalit natin dito. Sa hindi pa pala nakakilala sa akin, no? Ako nga pala si Ronel Libre. At sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe. Libre Tech, libre lang ang subscribe natin. Yan. Ngayon, sisimulan na natin ang pag-check ng mga board. Libre Tech Exclusive. Ito, mga board to nga pinadala sa atin, kagagaling ko lang na Maynila. Lakas kasi ng ulan, kaya kakarating lang natin. Ito, pinadala dito sa atin habang wala tayo. Ito, Opel. Yan. Ito naman, Panasonic. Tapos ito, PO. Opel din ito, Kulin. Ito naman sa karton, wala daw to power, sa tropa to eh. Yan, walang power. Yan, walang power yan. Parehas lang yan sila. Ganito din kaninang, hindi, iba pala. Pero magkamukha lang silang board kanina ni-repair ko sa Maynila. Gatulad dito. Kaya lang, full DC yun. Ito, easy pa to. Ito naman yung tatlo. Galing to sa tropa, no? Sa Tagaytay. Bubuksan ko to. Titingnan natin kung ano mga problema nito. Ito yung tatlong board na nakalagay dito. Nagpalit na ata sila ng bagong board eh. Bumili na sila, oh. Ito, oh, yan, oh. Bumili na sila ng bagong board. Ito, pinarepair lang to ata nila ni sir. Para reserve lang ata. Yan. Yan, oh. Kulin, mga bago. Ngayon, ito. Papagawa nila. Ang problema nito, F1 daw. Pero, iti-check muna natin. Para makita natin kung F1 ba to. Tapos, puro F1 daw. Yung may PO din sila nga pipagawa sa akin, kaya lang hindi pa nila pinadala ditong PO. Retesting muna natin itong tatlo, kaya ipapakita ko sa inyo mamaya kung anong re-repairin natin dito. So, ito, shortcut lang tayo, pero ituturo ko sa inyo ang ipapalit natin, kung ano yung pinaka-error, para malalaman nyo kaagad kung anong i-check nyo. At basta, kung may alam lang kayo konti sa basic electronics, pag-check ng PISA, madali nyo ma-trouble ang isang board. Dahil mayroon naman tayong mga error code kung saan kayo mag-check. Kung okay naman yung mga, halimbawa, sensor, okay naman yung mga sensor. Kasi F1, F2, F3 yan. Sa mga sensor, okay yan. Kung okay ang mga sensor, sa mga resistor niyan, mga change value, kailangan alam nyo ang mag-check niyan kung nag-change value o mga transistor. Itong mga maliliit, yan, mga maliliit niyan, mga transistor, nasisira din yan. Yan, pwede siyang nasisira ng F3, F2, yan, mga transistor yan, mga change value, mga resistor. Yan, kailangan nyo yan matutunan kung paano mag-check. Aantayin nyo lang mga kalibre, no, kasi inaayos ko pa. Tuturuan ko kayo kung paano tayo mag-check ng basic electronics. Yan. Ngayon, kailangan na natin ngayon na may alam kunti sa pag-check ng mga board o electronic basic. Kasi lahat ng lalabas ngayon ng mga aircon, halos lahat inverter na. Wala na sa may lumalabas na basic. Lahat may board. Kaya kailangan natin malaman kung paano mag-check ng mga PISA. Alam natin yung familiarize ng mga parts, ano yung mga trabaho niyan, para madali nyo ma-check paano tayo mag-check ng mga voltahe. Yung mga ganun lang, basic lang, pag matutunan nyo yan, dandahan lang naman yan eh. Dandahan nyo lang malalaman yan. Kung alam nyo na mag-check, kayo na mismo, mapag-aralan nyo na yan, dandahan. Kung araw-araw kayo gumagalaw ng board, yan, tataas na tataas yung kalaman nyo kung paano mag-repair. Kasi ako, nagsisimula din ako sa walang alam sa board, pero pinag-aralan talaga namin yan tuloy-tuloy. Pero marami din ako nga hindi pa rin masosolve ng mga problema dahil
minsan wala tayong mga spare parts, lalo na itong mga system, pagsira na to, hindi na natin gagawin kasi wala naman tayong pisa nito. Kung gagawin man natin ito, baka maubos ng oras natin, saka hindi rin gagana. Gagana man siya, baka hindi tatagal dahil mga system niyan. Gagamitan kasi ng hot air yan. Yan, yan lang muna mga kalibre, no? At sisimulan na natin ang pag-check ng bawat board nito. Ito lang muna unahin natin. So, board mo, yung error pala, error nito F2, oh. Yan, oh. F2 ang error. Kompleto yan sensor, oh. F2 ang error, oh. Yan, ito muna yung tinisting ko isa, tapos mag-testing muna tayo naman ng isa. Yung isa mo, walang power yung outdoor, eh, pero pumipitik, yan, oh. Pangalawang testing ko to. Ito yung board, mga kalibre, no, nga, F2 ang error. Ngayon, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung pinalit ko. Ito yung problema ng mga F2. Pag okay yung sensor, pag okay ang sensor, dito tayo mag-check, dito. Yan, ito, dito yun, mga resistor na yan. Ngayon, ang nakita kong problema, ito. Yan, oh. Nakita kong problema ngayon dito, yan, ang transistor na yan, oh. Yan, ang problema. Open yan, nag-open. Yan, nag-open yan siya. Ito, ito yung tinanggal ko. Yan, liit lang. Yan, oh. Yan ang tinanggal ko. Titingnan natin yan, ha. I-check natin yan, ha. Para makita nyo na open. Open to ang paan nito. Yan. Ang base collector, open. Ito. Base yan ang sa dulo, eh. Yan. Itong dalawa na to, open yan. Tapos ito siya, oh. Tingnan na yan. Yan. Yan siya. Ito. Saka ito. Kailangan may palo. Yan. Diode checking yan, eh. Yan, diode checking yan. Ang transistor natin, diode checking. Kailangan may palo yan. Pagbabaliktarin mo, wala. Ito, ito yung sira. Yan, chichik natin, ha. Ipapakita ko sa inyo. I-chichik natin ito ang transistor. Pag mag-check tayo ng transistor, checking diode tayo. Pwede natin isi-set sa times 10, pwede din sa times 1. Para makita natin kung may problema, times 10 tayo. Medyo ano lang itong tester ko, local. Pero magagamit din siya. Basta marunong lang kayo mag-check. Yan. Ang mag-check kayo ng transistor or diode, mas maganda, ito ang analog ang gagamitin nyo para makita nyo kaagad kung may problema o wala. Ngayon, i-check-check natin to. Yan. Tingnan nyo, oh. Wala. Kabila. Maliit lang, maliit. Kaya lang, pasinsyahan nyo lang kasi sobrang liit talaga. Ah, ito, i-check natin uli kasi medyo maliit lang talaga. Yan o, base. Wala. Yan, wala. Kahit kunti lang yan, papalo naman yan pag okay. Ngayon, babaliktarin natin. Checking diode tayo. Kailangan ang pag-check ng diode, papalo yung kabila. Yung kabila, pag palipat natin, wala siyang, hindi siya papalo. Yan, wala. O, wala o. Kahit wala. Open siya, open. Ito, open. Yan, open na yung transistor natin. Ito yung, dito yung pinalit ko. Ito, oh. Yan, ito yung pinalit ko. Ito yung transistor na to sa F. F2 ang problema kasi ang sensor naman, okay naman to. Kasi itong sensor pa, tinitesting ko yan. Ito siya. Ito siya, oh. Oh, wala yan, oh. Walang palo yan. Yan si tester. Oh, walang palo yan. Ngayon, baliktarin ko, no. Kailangan mayroon yan. Ayan, oh. Mayroon, oh. Yon, babaliktarin ko, no. Ayan, wala. Oh, ngayon dito tayo pupunta sa sira. Kailangan papalo siya. Yan, wala. Lilipat natin. Yan, wala. Kaya open to. F1 pag mag-open to ang transistor, yan magiging F1 F2 ang problema. Yan, ito. F2 ang problema, ah. Diretso na tayo. Pagka okay ang sensor, F2 ang error, ito ang transistor na to, i-check nyo yan. Pag okay lahat ang mga transistor na to o resistor, walang problema, ito yung system ang problema. Kasi diretso na sa system yan, eh. Sensor, dadaan sa resistor, dadaan sa transistor, diretso na sa system. Pag okay ang mga transistor o resistor, okay, system ang problema.
wala na tayong gagawin kundi papalit na lang tayo ng board. Ngayon, ititesting natin ito, no, para makita natin na kung gumagana na siya. Kasi ito, pinalitan ko na ito ng transistor. Yun. Tingnan natin kung mag-power. Yan, may power. Tick. Yun, may power siya. Ngayon, i-on ko. Yan, naka-18. Yan, naka-18 siya. Yan. Ngayon, naantay na lang natin na gumana to. Gumana yung board. Kasi ito, tingnan nyo. Hindi, wala na siya, oh. Hindi na siya nag-error, oh. Oh. 18. Hindi na siya nag-error. Ganyan lang. Kasi ito, marami naman akong na-encounter nito. Ito, mga problema nito. Ito. Yan lang ang problema ng F2. Pag hindi to, pag okay to, system. Yan. Tuturo ko na to yung sikreto ng mga ganitong problema. Yan, oh. Yan, standby power na. Oh. Standby power na siya, steady na siya. Ibig sabihin, under ng compressor. Yan, under ng compressor, oh. 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 Ayan, okay na. Oh. Will be red. Oh. Ayan. Okay na mga kalibre. Yan lang yung konting tips ko sa inyo sa F2, no? Na problema. Pag na-check nyo ang sensor, pag okay, titingnan nyo mga resistor, transistor, titingnan nyo, pag okay, diretso na kayo sa system. May problema ang system, palitan nyo na lang ng board para hindi na kayo aksaya sa oras. Kung okay ang sensor, si-check nyo ang transistor, karamihan nasisira sa F2 transistor kung okay ang sensor. Yan lang mga kalibre. Muli, magandang gabi. At hanggang dito na lang ang video natin. Sana mayroon kayong kunting tips nga nakukuha. Sakaling mayroon kayo ma-encounter na ganitong board tsaka ganitong error. Yan, hanggang dito na lang mga kalibre. Bye! Libre. Tech. Exclusive.